Tuloy-tuloy ang pag-aayos ng mga salasalabat na electric wires sa Pasig City. Noong Lunes, sinimula naman ang Urban Blight Campaign o ang clearing operation ng Meralco. Layunin ng programa na burahin sa lungsod ang masakit sa mata ng mga salasalabat na mga kable ng kuryente na maaari ding magdulot ng panganib gaya ng sunog. Tinatanggal ang mga overloaded wiring installations. Sa ilalim ng nasabing operasyon, i-rehabilitate din ang mga marurupok na mga poste, tatanggalin ang mga hindi na ginagamit at aayusin ang mga maaari pang pakinabangan. Kaugnay nito ay maagang nagbigay ng abiso ang Meralco sa maaaring maapektuhan ng operasyon. Ito yung tinatawag na project ng Meralco na anti-urban blight o yung clearing operations. Kung makikita nyo naman yung mga telco wires natin dito, kung nung tinanggal yung pagkakabundling niya, substandard na yung makikita nyong height. For the safety na rin ng mga tao dito sa Barangay Bagong Ilog. Kaya i-clear natin to. Prior naman sa clearing na to, nagkaroon naman to ng notice from our foreign attachment. Yung mga telco provider, pinadalan sila ng notice para maiayos nila to at mai-clear. Pero suddenly, ayun, mukhang gusto nilang makisabay na lang din dito sa clearing operations. Kung makikita nyo, nandito na ngayon si Globe at saka si Converge. Sila magre-retrieve ng mga kable nila. In-assess din muna namin yan, yung mga poste bago tinanggal yung kable. And yun nga, yung mga nakitang mga walang RTA or yung request to attach, yun yung mga tinatanggal natin. Pero kung yung telco provider naman is may RTA, may iwan yung kable nila dyan or pwede silang mag-restore ng dun sa mga customers nila para naman maibalik yung internet agad ng mga tao rin dito sa Bagong Ilog. Iba-iba yung area na gagawin namin eh. Sa ngayon dito sa Bagong Ilog, meron tayong San Buenaventura and itong Santa Rosa de Lima. Kung makikita mo yung pinakamakapal na kabling area, yun yung inuna namin. Actually, may request din si Barangay Bagong Ilog dito sa clearing operations na to. And pinadala din nila talaga itong lugar na to dahil ayun, kitang-kita nyo naman kung gaano kasalasalabat yung kable. Meron pang mga nakalinya na AUB, meron tayo sa Pateros. And on June 17, balik ulit tayo dito sa Bagong Ilog sa Barangay Sumilang naman. Bali, tatagal yun ng mga 11 days yung clearing operation sa Barangay Sumilang. Karamihan ng barangay nag-request na sa atin ng wire clearing. So, meron lang kaming ginagawang assessment bago isagawa tong wire clearing operations na to. So, tinitingnan din namin kung mga may RTA ba sila o wala. So, kung halimbawang mga walang RTA sila, doon talaga sila subject for clearing operation. Walang mawawala ng kuryente kasi ano naman to, ang affected lang talaga dito yung telco. Yung isang na-affected na nawala ng kuryente kanina, kasi kung makikita nyo yung metro niya, nakakabit na doon sa bulok na poste. Eh, kailangan na talagang tanggalin din yon kasi kaysa bumagsak. Kaya siya nawala ng kuryente. Pero ngayon, ayan, ginagawa na. Mare-restore na rin yan maya-maya. Ginagawa na rin naman ng team. Para dun sa mga maapektuhan na possible mawalan ng internet, konting pasensya lang. Pero nandito naman yung mga telco partners natin para mag-restore sila. And makikita naman din siguro ng mga tao dito para sa safety rin nila. Kaya natin ginagawa ito. Nagtungo ang mga telecommunications company para ayusin ang kani-kanilang mga kable sa kanilang pakikiisa sa operasyon. Ang ilan sa kanilang wire kailangan tanggalin maliban na lang kung may RTA o request to attach na sila. May mawawalan umanong koneksyon pansamantala, ngunit kanilang natiyak na maibabalik din agad ito. After ng clearing ng Meralco is ma-restore kaagad namin yung mga mapuputol na wires. Hindi na namin kailangan kasi ng permit o right to attach kasi meron na kami existing RTA na kami. Ito yung in-apply pa namin before kami mag-build ng facilities. So, nandito kami para ipaalam lang sa Meralco o sa MESCOR na dapat ma-retain yung line ni Globe kasi meron kami existing RTA. Lahat ng telco mawawalan, makakapag-restore ka agad tayo kasi ang puputulin lang ni Meralco ngayon is yung last mile. Pero yung main line hindi nila puputulin. So kinabukasan, makakapag-restore na si Globe. Pasensya muna kung mawawalan tayo ng connection. Pero in-assure namin sa inyo, 1 to 2 days lang to at ma-restore namin lahat ng connection ni Globe. Kasi meron po tayong right to attach. Kahapon nag-text blast kami about this activity. We assume na alam ng mga Globe subscribers dito sa Bagong Ilog na mawawalan sila ng connection ngayon. Konting pasensya lang po, pero we will do our best para ma-restore agad lahat ng mga subscriber na mawawalan ng connection today. Dahil nga nagkasasagawa sila ng anti-urban blight operation, so kasi may mga unauthorized
attachment yung mga ibang telco. So, mga tinatanggal nila yung mga unauthorized attachment and mga dead cables. Nakadepende rin since pagtapos ng Meralco, doon pala kami mag-apply ng RTA para sa attachment sa poste nila. Para pag na-approve, doon kami magkakabit. More on sa amin, hindi naman kami residential from PTNT. So, more on businesses. So, agad-agad din naman kami nakakabit. Basta may RTA kami in-applyan. Konting pasensya. Kasi, hindi rin natin makontrol eh. Kasi, safety rin sa ano. Dito nga sa area nila. Para malinis din ng mga kable. So, iniiwasan din kasi ng Meralco yung nangyari ulit sa Binondo. Yung tumumba lahat ng mga poste. Kasi dahil sa overloading, dahil sa mga unauthorized attachment ng mga telco. So, parehas naman magbe-benefit. Kaso matagal lang minsan yung iba mabalik yung service. Makikita sa lugar ang mga nakalaylay na cables kung kaya't dati na umanong sumasabit ang mga truck kaya napipigtal ang mga kable na sanhi minsan ng pagkawala ng kanilang kuryente ayon sa isang residente. Dahil sa pag-aayos ng Meralco, inaasahan nilang gaganda ang kanilang lugar at maiiwasan ang aksidente. Actually, okay lang naman na ano, para naman maging maayos itong mga everyday. May mga nasasabit na truck na malalaki. Kaya minsan ang internet nawawala lahat halos ang ano dito. Maganda yung ano lang Meralco na ito para at least kahit paano gumanda-ganda naman yung itaas. Sa Meralco sa ngayon okay naman, hindi katulad ng mga nagrang ano na parati nawawala, nag-interrupt ang mga ano. Sa ngayon wala na ako na ano na sa pag-interrupt ng mga yung bang mawawala ng power. Pag nalinis ito, bukod sa yung bang makikita mong kagandahan ng ano ng yung sa paningin lang na ng tao, di ba? Sa totoo lang, itong bansa natin parang, di ba, nahuli na tayo sa modernisasyon eh. Pag susunod na generasyon, meron naman silang maipagmalaki sa bansa natin. Ako si Luan Peñano para sa latest na Ainus Pasig.